pwede nating makita mula sa kanil. This is the first time na nakita ko yung TX. Oh, so rider. Last pick carry sila. Nag-Bat Rider muna sila this time. Huh. O baka mamaya Marcy carry sila. Pwede. Tapos kuha sila pa Angulir. Kasi kung titingnan mo yung lineup dito ng Xerxia, wala sila pamigil sa Pangulir. Mm. Unless, pag Bloodseeker sila last pick. Kasi pwedeng gawin, ano eh, Bloodseeker offlane. Tapos Primal Beast mid. Pwede, pwede. Ginagawa ng ibang team yun eh. Mm-hmm. Like kanina ata nakita ko yung Polaris. Kanina ba? Or kapon, si Bok na gano. Bloodseeker. Ah, Bloodseeker. Tayo. Tayo din nag-cast na. Hindi, hindi ako. Sino mo kasama ko mag-cast? Iba kasama mo eh. Kasi si LV ata. Si LV kasama mo. Si LV ata. Basta nag-cast ako kahapon na mayroong Bloodseeker. So, Naga, binan pa din dito ng Xerxia. Just to pay respects. Diba? Corpo, Corpo. Sana kay Sir Tom Mangilog. Baka naman kape lang. The Family Guy. Si ano yan? Si Peter Griffin. The Family Guy. Si Peter Griffin yun si Tom. Pero pak, banned here by Spawn Team. AM yun pala. AM. Hard counter yan ever since Dota 1 eh. Oo. AM morph hindi talaga kahit anong mangyari. Hindi lang talaga lumalabas yung AM recently kahit may morph. Gawa nung easily controlled siya. Mm-hmm. Diba? Ang dali kasi kontrolin ni AM eh. Tsaka pahirapin sa lead. Pero sino ba to may gumamit nun eh? Alin? Offlane AM? Xerxia, sila ginamit nila ano? Ano? AM. Pero talo sila. Natalo sila sa Strike. Embrace. Baka kaya binan. Kaya kasi binan. Gumagamit din dito yung spawn. Ay, Xerxia rather. Alam din nila yung threat. But Ember Spirit, okay. Maganda. Kung titingnan mo rito, wala silang pamigil sa Ember. Oh. Andun yung Bat Rider, yes. Kumaga sa lane, saks lang. 5 seconds. Diba? Pwedeng mapahirapan ni Bat Rider si Ember. Pwedeng ma-dominate ni Ember. Etong si Bat Rider. Nakausap ko si Bob eh. Diba? Nabugbog kasi siya. Sabi, inaasar ko kasi si Bob. Sabi ko, diba yan? Gulpi sa ano? Gulpi sa Bat Rider. Sa Bat Rider. Sabi niya, o ikaw mag-Bat Rider, ako mag-Ember. ako mag-Ember. Hirap talaga. Lalo kung searing chainslate yung build. Pero may mga times kasi, tsambahan siguro. Yung bat yung mananalo. Sabagay, diba? Huh, last pick ng spawn team. Ano nga kaya ang inalabas nila dito ngayon? Carry. Carry na lang ang kulang. Or, yun nga, like, pwedeng Marcy Carry Marcy kasi. Carry. Or, pili silang nga Carry. Ano ba? Void? Hindi maganda yung Void eh. Faceless PA? Void. PL? Naga? Terrorblade? TB? Pwede, kaso ang dami kasi yung disable eh. Ursa din, di pwede. Monkey King. MK. Not the best. Not the best. Oh, not the best. Pero doable kasi ang katapat niya is Primal Beast. Diba? Not bad pero not too good. Not too good. Tama, tama. Kumbaga ano lang siya. So-so lang siya. And for spawn team, kailangan nila talaga ditong mag-play as a unit para mapagana yung heroes nila. Kasi truth be told guys, parang ang hirap sumolo kill gamit yung mga heroes nila dito. Ito, this time, walang kabias-bias. Ang ganda ng lineup ng Xerxia. If ever matalo man sila rito, eh, may mali sila siguro ginagawa. Sa game style na talaga nila. Sa execution, ano? Oo, sa execution. Kasi lamang sila, drop. Nakita mo. Or sa kung paano sila tumapos ng game. Yun na lang din. Pwedeng gano'n. Kasi kanina, ganda ng laro naman nila. Pero mas trip ko pa siguro kung nag-ursa sila. Kasi hindi naisip ko eh. Isang enrage lang lahat ng spell niyan eh. Tapos naka-BKB pa. And, pwede kasing mangyari, yung Ursa, pwede siya mag-DP. Sabagay. So, marami siyang pwedeng gawin dito sa game. Pero yun nga. It is what it is. Pinili na MK. Yun nga, not bad, not too good. Not too good. Okay. Saktuan lang. Ano yung gagawin nila? Mag-change lane kaya dito si Monkey King? Hindi na siguro. Ang plano talaga mag-mimit nila. Ba siya? Ang plano talaga nila, yung Tekis tsaka si Marcy, kanina talaga ng morph. Ang tanong dyan, baka pwede pang, baka yung Xerxia mag-change lane. Sila yung morph lang ilagay sa top. Kasi MK lang naman eh. Sabagay, diba? Pwede din. Direct patanggal nga ng Bakaram song. Dramatic yan sa in-game. Hindi, baka ano, baka na. Panay kasi ano eh, Facebook nakikita ko yun. May nangyari pa nga. May tinitingnan eh. Ay, sorry. Miscroll. Miscroll. O yan, punta daw muna tayong langit. Pob.
POV ni Valve. POV ni Valve. POV. POV ni Valve nung naglalaro ng mga Dota dito. Limang heroes ba yun? Limang heroes? So, ako magkakasalubong. Hindi. Akala ko, ano ni? First love eh. Pero lamang dun si Ember. Kasi, apat. Apat na heroes. Apat na heroes. Sino na pumatay? Ang gandang ward placement by spawn. Kanina pa yan eh. Kanina pa sinang may ward dyan. Nga, ganyan yung ano na. Pero 3 heroes din para sa side ng Xerxia na. Sa top lane na. Sino na pumatay? Sino mabibigla? Ah, Dark Willow? Teka lang. Mamamaliban si Willow kasi dito. Kasi si Willow kasi pwede siya mabuhay. Pwede siya magaling. Kung magda-dark, magsha-shadow realm siya una. Oh. Eh, no choice. At least, hindi ka nakapagbigay ng first blood, di ba? Okay, pwede din. Maganda dun. Pero may na-DC, mga kaibigan. So, meron muna tayong, saan panandali ang post? Share nyo muna po yung ating live stream. Shoutouts pala sa ating Facebook and YouTube viewers. Yeah, and Twitch din. Pati yan. Twitch. Hello. Kaya kung sa inyo, sa mga bagong pasok lang or napadaan lang, eh, like and share nyo ng ating coverage. Yun. Teka, ayun. Akala ko naiwan ko sa taas yung phone ko eh. Check ko yung mga comments sa ating YouTube habang nakapost pa tayo, mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo lahat. Hello, hello. Shoutout mo naman yung tropang hang Facebook. Wala eh, walang... Ah, wala pa? Wala pa. Payat, payat. Hindi, baka nalungkot nung game number one. Kasi Xerxia daw yung mga tayo nalang. Oo nga. Pero sa YouTube, meron eh, no? Updated dyan sa YouTube natin. Oo, si Boss Walking Dead. Si Alvin. Si J. Lord. Oh, yan. Si Abdul. Si KuyaNic. Hello, hello sa inyong lahat. And si Java. Odzi. Hello. Pati si Boss Nico. Si Dakian din. Hello. Boss, top 3 nyo sa 5 major. O, tanong din ang isa dito. Top 3 daw sa 5 major, Sir Jules. Top 3. Oo. Siguro ano. Diba? Liquid. Ah, Liquid. Ano pa ba? Lang. Liquid. Sa China. Isang China. Ako, LGD. Liquid, LGD. Sino pa ba? Ako, dalawang Western. Ano ba yung sa NA? Ano ba yung sa NA? Nakalimutan ko ang pangalan nila eh. Shopify. Oh. Sila Abed. Yun. Baka yung tatlong yun, mga kaibigan. Pero, mali nyo naman, execration. Hopefully. Ayun na. Hoping. Hoping. Yun yung top 3 ko, pero gusto ko din mag-champion or mag-top 1 man lang yung execration. Mm-hmm. Pag gaganon, pre, sobrang daming DPC points nun. Sipin mo na lang. Diba? Batak na yung execration, mga kaibigan. So, congrats ulit kay Boss B at sa buong Exefam. Yep. Diba? Eh, pero ito ha, top lane natin. Ganun din, same ng trabaho ng... kanina kasi Rubik Marcy eh. Oo. Diba? Kailangan nila ng level, sila'y lugi. Same goes din naman to sa Tegis Marcy. Kailangan nila ng at least level 2 or level 3 para makapatay. Galing ni Dalul. Nandinay niya sa mukha si Karma eh, yung attack projectile ni Tegis. Ang hirap niyan eh. Ang hirap, tsaka baba ng base damage eh. Oo. Pero mabilis yung attack niya. Oo. Ayun o. Ayun o. Binabato ko ng Quitties na tagpipiso. Yung pop-up, may nabato sa mukha mo, no? Ayun, mga kaibigan, ganyan ang tama pagka binabato ko ng pop-up sa Akum. Jaja. Suffering from those normal attacks by the Lul, but not that lethal. Kaya tinitiis niya lamang muna dito ngayon. Boom! Okay, blast off for these two. Grabe yung ginagawa. So, dalawa. Kamo sulit na sulit yung... Wait. Hindi na pala suicide yan. Ano yan eh? Blast off. Na. Kasi dati suicide. Kaya suicide guys kasi pwede siya mamatay doon. Sa yes. Ano yun? Lethal or deadly para sa player himself. Pero so, nawalan pa ato ng internet. Hindi daw nila ma-hit si Jake Roy. Ah, miss. Bug yun eh. Kailangan nyo mag-recon. Ayun nga. Ginagawa nila. Sa akin ganun, minsan. Ako naman, kuwari may kalaban ng random yun eh. Kuwari, Necro. Hindi ko siya ma-hit sa lane. Literal, hindi mo ma-attack. Kumbaga na wala yung hitbox. Sa isang hero lang. Okay. Nagbabag kasi minsan eh. Alright, so... Habang nakapost pa mga tropa, Matic, alam nyo na. Oh, sasagutin na namin. Ayun nga, sinagot na namin. Liquid, sino panalo game Shopify, mo? Tsaka... Ano isa? LGD. Yeah. Sino po panalo game mo? Panalo po game number one yung spawn team.
Spawn Team, yung ating game number one winner. So, pag nanalo ulit sila dito, 2-0. Pero pag naka 1-1 ng Xerxia, hindi po 1-1 lang ha. Since hindi po ito BTS, this is Division 2. And we might see a game number 3. Okay. Tama. Karma. Ako rin ako, parang game 3. Mag naman. Pwede naman kasi Pinoy naman tong ano eh. Xerxia, puso. Puso lang. Basta sila panalo. Oo. Diba? Pero, hindi, ako, yung puso ko na Xerxia. Pero ako, gusto 2-0. Your heart says Xerxia. Pero, Jaja, boy pa pare. Muntik uy, lang. Nag-waveform in. May pumasok na naman na ano. Salam Nation. Salam Nation. Oh, shoutout sa'yo. Si, pumasok na naman si Polo. Si Corpo, si Corpo. Nangasar nga kanina eh. Sabi niya, first game mo, 50 minutes. Yun. Pero nagpa-deny na lang si Jaja dito sa may top lane. Pwede kasi siyang magpunta sa mid for the refill possibility. Bambi, pwedeng ma-first blood, nakatakas pa. Mga kaibigan, saved by that magic stick. Take na si ano si dun? Bambi. Si Bomboy o si Bambi. Okay, first blood taken by the LOL. First blood brought us by Rivalry. Register now sa rivalry.com/epals. Nabigyan nga yun ng morph ng tayong sa top. Lord, please, sa game 3, cast lang ako ni Jules. Sumasayap. Sumasayap, abahin mo every game. Ako po. Pero uy, itcha sa may bomba. That's the combo of the top lane itong spawn, mga kaibigan. Pero may sariling pasabog itong si Jaja with the homing missile. Grabe, bombahan pala dito sa taas, ano? Bombahan. Uy, pero suddenly, bottom lane, nakuha nila. Yung kanina pa nilang gusto mong mapatayin. Four. Ay, nako. Nagkaroon ng Jingoy Mastery. Maaaring mamatay doon si Monkey King if mag-ready siya, pero top lane rebound dan sabay sabog sa muka. Karma, shifting back to strength. Lumaman ng mga ilan-ngilan na rocket barrage itong si Red, pero dekado si Dalul dito. Pero TP out TP lang out. Ang ginawa niya. To be safe, kasi talaga mamamatay siya dun eh. Mm-hmm. And, masakit yan tech is sa early, sabi ni Boss Ian. Pa-shutdown from New Zealand, 1:36 a.m. here, ayan kay Julius Cesar Ramirez. Julius Cesar. Kapangalan mo pa, ano? Pangalan pa. Tukayon-tukayo ah. Baka naman, kape. Sabi ko, parang familiar nung binasa mo. Ayun na nga. Familiar nga mga kaibigan. Pero syempre, 2-0 in favor of Spawn. Pero, tingnan natin kung yun nga bang laning phase ay magtutuloy-tuloy para dito sa Spawn. At least complete the game, di ba? 2-0. Pero mid lane, kita mo, yung gap. Ang layo na. Layo ng difference. Doon talaga masabi mo, lamang talaga Ember. Mm-hmm. Lamang talaga Ember pagdating sa bat. Automatic kasi may isma mo siya ng slight searing chin eh. Ikaw only yung charge ng ano mo, stick mo eh. Totoo. Meron ka kasing ano eh, stick in ipam. Diba? Which is, hindi naman niya pwedeng tipirin kasi kailangan niya in terms of harassment para din makakuha siya ng last hits. So technically for JG, happy siya dito. Yun lang yung masasabi natin. He's pero, a happy boy. Yung build niya, wala siyang battle. Oh, bumili na siya. Meron na ata. Ayun, kakadating lang ata. Ayun, meron na nga dito. Ah. Okay. Sa akin, wala pa eh, no? Talagang mailap yung bakbakan eh. Oo, mailap pa yan. Kumaga, magkakapatayan lang pag medyo no, nag-out position. Yun lang. 6 minutes or 8 minutes, posible. Mga power-up rule. Possible. Room. Pero ito... Ayun na nga. Ayan na ay, nga. Nako. Tinigil. Ay, nako! Aray! Aray! Ano yun? Naluto, pre! Nasulok. Kill yung Ember dito. Nauna kasi nag-level 6 eh. Ay, ay, ay. Yung problema rito. Yung sinasabi natin lamang na lamang Ember na solo kill sa din din ng Batrider. Ayun yung sinasabi natin minsan, lalamang talaga lalamang yung Batrider. Talaga yung and ngayon yung minsan na yun, mga yun tropa. Yung minsan na yun. Si Croy, na-up yung Jingo Mastery. Boundless strike into the kill. Nice transition by Jake Roy. Rupido though. And looking good para sa side ng ano rito, spawn team ha? All three lanes. Kumagana. Kung I mean, hindi naman totaling lamang na lamang. Oh, kumaga, pero kumagana nila. Kumagana lang para sa kanila. Yeah. Arcane Boots for Primal Beast. Mukhang siya yung patungo dun sa grid. Diba?
Okay. Reverse sweep yan, sabi ni Boss Stephen. Ayun, yung mga titignan natin, no? Manifesting one hour may get, tapos game 3 lang. Eh, palika talaga, Brownie. Shoutout kay JC Log, mga tropa. Ayan. Eh, tignan natin, lugi daw, sabi ni Boss Eros. No? Eh, ganun talaga, na-egol sa galaw. Tech is doing his thing. Doing Batrider some favor. Stacking this ancient sa may taas. Uy, sticky bomb. Bag. Morphing dito, concerned ako mag- Ito talaga, pwede talaga siya mag-first item linkin dito. Ah, Batrider eh. Batrider. Pero diba? Din nga lang, ang daming pang-cancel. Kahit na mangyari, ang daming pang-cancel. Telekinesis, Fade Bolt, di ba? Mm-hmm. Dami. May dispose pa ako, tsaling nearby si Marcy. Mm-hmm. Mm. In terms of farm, kahit paano, patos, lamang pa nga konti yung Ember, kahit namatay siya. Ibig sabihin, yung talaga, yung lamang niya sa lane, diba? Yung ano talaga, yung creeps. Oo, oh, yung creeps lang. Na-outplay lang talaga siya, given at level 6. Na-outplay lang siya sa patayan. Yup. Pero yung Batrider kasi dito, BOT lang to. Ang lakas na tumulong sa other lane eh. Oo. Oh. Oh, pero run natin bombing top lane, dalawang, grabe lang, secured talaga. Oh. Ember yun na may Remnant, tapos dalawang support. Uy, pero grabe. Ay, ako nakita. Nakita ba? Nakita ba? Hindi, walang Morphling. Ay, gusto i-go. Waveform out. Wala kang mana. Pero with the shift, you can survive this one. Kailangan na kunin ni Batrider yan. Kasi kung hindi, pwedeng matunugan. Bug. Buti meron siya ditong magic stick pa rin. Diba? Hindi rin nata siya mamati. Meron siyang ano eh. Third skill. Pagay. Pero ngayon? Pero pag tumangerts lang, pag in-stop niya, hindi siya mamatay. Oh no, speaking of which, alam, maagawan nga ata siya dito mga kaibigan, pero, but mangilan-ilan lang. Oh. Searing Chains, Batrider suffering dito ngayon sa may itaas. Pero okay na yun, nakuha mo na eh, BOT ka na. Ang bilis nung ano. Ang bilis tumakas, pero ito meron, ang dami. Ang dami pa, and pero yun lang, mas better dito target, the ulti naku, peace out. TP pa. Wala. Marcy? Wala, wala pa nga sila napatay. Wala pa nga mapapatay. And, ilan, nakukunin na lang nila yung stacks, which is, I think, okay lang. Diba? For the side of Xerxia. Pero mas masama kung makukuha din ni Batrider. Mukhang ganun na nga ang kwento. Lift, papunta kay Bat. Hindi na kinailangan yung laso. Maluto ka dyan, tropa. And that's Mamang Daya taking the kill. Gagamitin pa yung Firefly for the stacks. Ang sarap mo, be. Ang sarap mo, Bat. Sabi dito nitong si tropang Mamang Daya. Eh, sakto-sakto kasi timing din. Neutral item. Neutral item, yes. Thank you, Tekis. Thank you, Tekis. Grabe nga yung stock ni Tekis dito. Pero pag mid, sa pub, pag mid yung Tekis, siya nag-i-stock tapos kinukuha niya. Well, mas mabilis. Pero, teka lang. Karma, kakarmahin ba sa itaas, mga kaibigan? One more tick sana, patay siya. Ang kaso, naprotektahan ni Bombi. Pero, Batrider onto the top lane as well. JG, ini-ignore lang si Bat. Bombi, taken down. Gusto niyang umisada. Lul, namamagana buhay pa dahil sa kanyang magic wand. Actually, that's just magic stick. Jaja, mape-flame break. Pwedeng malaso. Another kill ito. Dalawang support. Naisupot na nga dito ng spawn pa uwi. 7-0. Isipin mo ha, hindi ganun kaganda yung heroes. Yeah. Ang ano. Oh, Jake Roy? Tama yung sinasabi mo. Hindi ganun kaganda yung heroes ng spawn pero para sa heroes ng Xerxia. O dahil lang ba masyadong level dependent? Pwedeng ganun pwede din eh. Oh. Kasi kung titignan masyado mo, pang maaga eh. Masyado pang maaga eh. Yung hero kasi Primal Beast, nag-online yan. Yeah, tama. Pulverize, same goes do sa Ember Gyro, pati na rin yung Willow, di ba? So, pwedeng yun yung dahilan. Totoo naman. And hindi natin masisisi yung Xerxia since bumabawi pa or bumabuelo pa lang sila sa ngayon. Pero, smoke popped already. Monkey King right around the corner. Gusto nga lumaban dito ngayon ng sangtropahan ng Xerxia. Pero, Jinko Mastery up already with that Primal Beast TP on the top lane. Nagtatakas sila. Pero, Monkey King, pwede pang bumound the strike. Hindi na nakatakas pa. Ito nga si Marcy Terrorize. That was beautiful. Sabay tapak-tapak sa mukha nung unggoy. Kaso, boundless strike dito will mama replenish the HP up for a while. Patay pa rin si Bombi. That's 2-for-1. Pero sulit na yun for Xerxia. Dalawa ata mamatay. Kung tinamaan din yung Primal Beast. Ayaw. Grabe yung gera natin dun. Pati na yung mga carry. Napapagang. Napalaban, pre.
Oh, silence. Interesting bomb. Pero Ember Spirit approaching. Mamamatay ata si Tekis. Masyadong maasim na. Asim mo dyan, pari. Dalul. Dead. Lang. And yung levels ng Xerxia, umaangat na ng paunti. Kasi nakita naman natin, once may levels na, talagang palag-palag na eh. Mm-hmm. Pagdating ng clash. Kanina hindi rin siguro sila nakakalaban. Eh, one by one din kasi sila namamatay. Yes, sir. And MK rito going for Battle Fury, which is yung naman talaga nasabenta. At parang hindi ka rin mabehind. Yung. And Red dito for going for BKB. Mm. Ito si Red, ito ba galing na Neon? Galing na ito eh. Alam ko eh. Mm. Yung once na sumali sa ano sa Neon. Parang wala pa kasing ano to si Red eh. Medyo pula-pula pa yung ibang mga ano eh. Wala pa silang sa Liquipedia. Oh, wala talaga. Liquipedia kasi kailang at least 1 year ka siguro na ano. Na nagpe-perform. Oo. Pro scene. Ah, na pro scene. Para at least nandun ka. Yan. Kailangan may record. Totoo. So, ayan. Ano mangyayari dito para sa top 2 seed ng Division 2? Tour 2, mga kaibigan, or Road to Berlin? Road to Berlin Major po yung top 2 ng Division 2. Makakasama sila sa Division 1 ng Tour 2. Okay, Tour 1 pa lang po yung napapanood natin sa ngayon na Division 2. Kaya hindi sila makakasabit sa ating 5 Major. Yeah. Alright. Pero at least, di ba? May chance sila sa Berlin. May chance kayo sa Berlin. Once na makapasok kayo ng Division 1. Ng Division 1. Oh, tsaka, meron kasing DPC points. Totoo, kaya sa mabigat Division 2, wala kasing ano eh, points eh. Oo, sa Division 1 lang meron. Oo. Yeah. Alright. Kaya ulit, tubig. Ako, mukha. Patay to. Patay na. Inista mo na yan. Alam mo na yan. Basta, support ka, nakasalubong ka ng Ember na mid. Inista mo na. Inista mo na, kawawi ka. Shoutout nga pala kay Gino, kay JM's Diary din. Ayan, tsaka kay Boss Wilfredo. Magandang araw po sa inyong lahat. 8-4 ang ating scoreline. 14 minutes in, pero yung Xerxia, ito na yung buwelo nila, I'd say. Onslaught in, pero lang. Nice flame break, denying that dive by Rupido. Automatic mamamatay si Mamang Daya doon o yung Batrayo doon kasi makakombo siya eh. Oo, oh, pagkasagasa, auto. Nandun Ember. May pulverize. Oo, oh, tapos yung Ember, follow up. Ako. Grabe yung, pero yung yaman pala ni Mamang Daya, siya yung top network. Oh. Sad hindi, recipe na lang. Yan yung dapat na lugi. Ako na sa highlights. Ay, teka lang. Laso. Ayun na nga, mga tropa. Pili-naming Laso na. Sabi naman pala yung combo. Ginapos yun. Suicide sabay. Suicide tuloy. Blast up. Nasanay kasi tayo guys. Suicide yun. Ako din. Yan din yung ano ko yung naalala ko dyan. Wala eh. Ano pa din ako sa Tekis dati. Nakaka-trauma yun. Alam mo ba yun? Yung magtatanim sa gilid. Yung mga bumbabomba. Mga landmine. Nagano pa ba yung Game 3 curse ni Jules? Talo ko bet na karan eh. Tingnan natin. Rupido. Binoboxing ni Marcy. Pero Dalul, hindi tumama yung blast off. There's gonna be the dispose. Red still alive and kicking. Lumalive still. Pero patay pa din sa kamay nitong si Tropang Rupido. Ang kaso lang, karma. Kakarmahin yata mga kaibigan. Wala mang Laso. Pero boundless strike andun. And that's gonna be 4 heroes taking down itong si Morphling. Eto namang si Ember. Pumitas lang ng isa. Pero 2-4-2. Dalawang korang nakuha. Medyo bad beats yun for Xerxia. Jaja being chased down by Jikroy. Boundless strike still on cooldown. That is why itong si Monkey King di pa makakapatay. Ay, meron pa nga ang homing missile. Terrorize andun. Dito mama. No, Bramble Mace. Jaja very low. Pero Mamang Daya taking the kill with that beautiful yung langis. Sticky napalm. Nilangis-langis eh. Nilangis-langis. May burn damage, pre. Ang daming stack eh. 2-0 ata. Wala pa. Pero lamang. Kumaga, lamang po yung ano rito. Ating spawn team. Yeah. And BKB na rin ata si Mamang Daya dito. So, mamaya, or later on, automatic, may mamamatay pag minalaso. Yeah. Unless si Smurf, ay si Morph siguro. Pwede kasi siya makapag-STR and masustain yung damage na yun. True. Eh, ang boss PJ Bulltown, di tinanong ko kung anong pangalan. Nakakalimutan ko kasi. Yung landmines. Nakakaurat kasi yun eh, no? Nakakaano talaga yun. Tekis na yun. Side sa ulo dati. Pero ngayon, yung rework sa kanya,
parang mas team fight oriented na si Tekis. Mas, eh. Hindi, mas ano siya, parang masasama. Kailangan mong sumama na. Kasi oh. Dati, pang solo game yung Tekis eh. Parang, oh. Nangurat lang ng game. Yan. Oy. Late game, lamang na lamang ang Xerxia, sabi ni Boss Danilo. Totoo naman. Totoo naman. Morphling, Ember, parang kung titignan mo ko si Heroes ng spawn, hindi talaga sila ganun ka-equip. Para pumalag late game eh. Top lane ako. Uy, gusto nilang bigyan tumakas si JG, pero wala, mahirap. As long nawalan dagger yung bat, mahirap. Kahit nga may dagger, mahirap. Uy, pero Tekis. Tekis? Makawala ba? Masyado siyang ma-team. Ilang gusto niyang ano eh, bigyan ng morph kanina pa. Morphling dito, nag-iba ng item, mamanta. Okay, okay. Alright, alright. Uy, yun lang. Patid. Monkey King, maka-curse crown. Susubukan na umiwas sa Bramble Maze, pero nailapag muna dito curse crown even before that beautiful Wukong's command will be dropped. Pero mamang dahil naka-BKB, hindi siya maano dito ngayon ito si Rupi doon sa Baykaladgad dito ngayon sa may Dinosaur Jekroy taking down Bombi. Ito naman si JG, nasiring chains itong si Rubik, pero beautiful remnant play coming from that stolen remnant by Rubik. He'll be safe. Dalawa pa yung mayayari sa Xerxia. Doble po yung kill advantage dito ng spawn. Para sa akin siguro, hindi ko alam kung anong trip ni Willow. Hindi naman niya kaya sa MK eh. Diba? Pinuboost niya lagi kanina pa yung spell niya sa MK. Sumubok lang. Sumubok lang. Ayun. Sumubok din. Ang tawag doon, sinubok. Sinubok ng panahon, mga kaibigan. JG, naapito ng bomba. Stolen homing missile. Sakit nga sa ulo nung nakuha ni Rubik, ano? Ang daming tatama sa'yo, no? Kung ano-ano. Ako po, mga kaibigan. Pero binabantayan nila. Binabantayan nila. Blast off. Cooldown na ng 1 sec. Eh na, meron na. Pwede na siyang gumalaga. Silence. Tatlong bomba lalamunin ng isa. Pero siya yung sumabot, mga kaibigan. Masyadong greedy. Kanina nope. Pa si... Si Croy. Missing yung kanyang boundless strike. There's gonna be pulverized Karma TP's in. So may kopya kay Monkey King. It's a dead monkey. For sure. Ilista mo na yan. Ito yung kailangan iwasan ng ano. Spawn team. Yung 1v1 na unnecessary go. Na naging kapalit. Eh, namamatay sila. At ang nagbe-benefits dun, yung Xerxia. Kasi lamang kayo, tapos nagbibigay kayo ng mga pre-kill. Eh, ito kami makaka-comeback. Ama. Tignan mo, yung lead, 2k lang. Parang kanina. Diba? Hindi mapaano, hindi ma-stretch ng Xerxia yung lead to 8k or whatsoever. Pero spawn team, tignan natin pa paano nila susulitin yung momentum, yung timing na nakuha nila early on. If hindi nila mabasag yung tier 2 at round ...25 minutes, siguro sabihin na natin sa Xerxia na tong game na to. More playing time na yun eh. Pwede, pwede nga. It's more playing time. 20 lang dati nga na. Rubik dito nung bumuhay na. Dagger na ba siya? Tatang pandagger. Meron siya 2k gold eh. Ah, pwedeng dagger or di ko alam kung mag-hater lane siya dito kasi wala masyadong haharap eh. I mean, andun yung Monkey, ayun dun yung Mercy. Pati na ano, natatanggap na... Ano, nawala yung live? Poor connection. Naglalag lang. Meron lang tayo may experience na lag, mga kaibigan. Relax lang, mga kaibigan. Ayan, medyo ano kasi, pag mga gantong oras ata na ano tayo, alam nyo na. Kailangan magpaypay. Tulungan nyo kami itaas ang inyong mga kamay. Para lumakas ang ating connection. Pero mga tropa, maraming salamat sa patuloy na pagtutok at pagsubaybay dito sa KuyaNic.
And we'll fix the issue hanggat kaya naman namin. Walang problema yan. Thank you sa lahat. Okay. So, Monkey King. About to pick up this BKB. Pero medyo may kalayuan pa. Tatlong component pa kakailanganin niya dito. Actually, dalawa na lang kasi may pambili na siya ng Ogre. Kaya pa gusto talaga. Uy. Pero mauuna eh. Napag-ship. Oo, napag-ship talaga. Kita kasi sa ere. Ah, yeah. Makikita mo sa ere si Tegis. Okay, ito na mangyari. Ayan. Mayaman yung Morphic dito going for Scuddy. Samantalang si MK Fury. Pabigay pa lang. And Echo Saber. Okay, nag-Echo Saber pa siya, no? Kasi madalas pag Fury, BKB na agad eh. Oh, farming items. Sabagay, Echo Saber kasi meron ka naman ng ano dyan. Ogre Axe. Pero uy, Mamang Daya pops off the BKB just so he could get down that flaming lasso. Up and ready. Kinaladkad dito kayo si Gyro. Pero onslaught in. Isa lang masasagasaan. Call down na. Doon na ba? Gumamatay. Pero Kuya Mojikroy nasa loob pa ng Wolves Command. Tumagal pa. Morphling Gun. Pero Ember Spirit sasama dyan. That's Team White by Spawn Team. And it's a double for Red. Yung Morphling hindi nakaga... Pag-away bin niya. Ayun na. Direct na tulog. Pag-away bin, tulog. Direct na tulog, pare. Hindi, naglaro kasi sila sa loob ng Wukong's Command. Hindi nila nirespeto yung sustain ni Monkey King inside. Diba? Yung MK yan, tumagal pa nga eh. Muntik pa mabuhay na ano lang dito na, slide. Oo. Kung tutusin, dapat nga pabor na sa Xerxia. Kasi kung tutusin, ubos na yung spell ng spawn. Yeah. Binitaw ka mo pare sa support kay Willow at kay Gyro. Ay, wala eh. Ay, pag-ibig mga kaibigan. Ayan, Boss Mark Renz 20, hindi 20 yun Power Ranger, ah naalala ko sa inyo sa 20, saan nga no, Power Ranger pala yun may sumasabog-sabog yung kalaban, it's morphing time. Ah, it's morphing time. Yun nga pala yung catchphrase nila pagka magpapalit na sila ng helmet. Anyways mga kaibigan, lumalabas edad ah, si Boss Mark Renz lumalabas edad oh, yung iniintay mo pag gano, pagkalinggo mga ganun. Pero syempre, 23 minutes, 20-11 yung ating scoreline in favor spawn. Malaking bagay yung na-team wipe nila yung Xerxia kanina. Kasi, diba? Parang, tutusin, kung tutuloy-tuloy na yung ganun nangyayari sa Xerxia, parang pwede nilang baliktad yung laro, diba? Pero ito, Morphling, gusto nilang go, inalaso. Pero nakapag-STI. Okay, nakapag-strength form, pero sobra-sobrang damage na tatamu niya. Mamang Daya already knows, hindi na nila kayang patayin niya. Masyado atang maaga. Masyado maaga. Ang layo din ng difference nung ano eh. Kumaga lalabas, naglakad pa siya konti eh. Oo. Pero I like the idea of spawn. Gusto nilang biglayin talaga dito si Marcus. Mabilis lang reaction time pero Marcy with the BKB, hindi siya maaano nung terrorize sabay boxing kay Rupido. Tumagal dahil sa Greaves pero 2 more hits. Rupido about to die here. Na-reset na pero pinulverize pa mga kaibigan. Eto na naman, si Red kumisa na pero patay muna ata sa kamay ng Xerxia yung si Marcy but Ember will be gone from the hands of Mamang Daya. Masyado ang greedy. Morphling comes through. There's gonna be Karma taking down etong ang si Dalul. Pero, Monkey King, from the sidelines, gustong kunin si Karma, naka-strength form na yan, flame break, napakaganda, sabay patay muna dito kay Karma, itong si Mamang Daya, gusto pang umisa, Spawn Team, really wants the series, really wants the second game. Nagagali, gusto tagay 2-0. Gandang Yules, pero, first crown, sasakto, into that beautiful Bramble Mist, naka-shard na kasi dito ngayon si, Willow, si Willow, eh. Kaya nga pa shoutout boss, just shoutout dyan, kala Peter, Meg Lloyd, Francisco, dito na kay Marvin Dagala, yan. Hello, hello. So, anong gagawin niya? Pwede niya gawing, Mage Slayer? Yung Oblivion Stop? Oo, pwede. Total, puro magic yung Xerxia. Tsaka malayang tulong kay Morphling. Diba? Sabi mo, meron siyang manta, pero pagkagamit niya nun, ano nang gusto niya? Siyang BKB or whatsoever pero additional possibility para sa spawn. Need Lincoln or Lotus sa Xerxia? Tama. Yun nga. Lotus siguro for Primal Beast and Lincoln for Morphling siguro after ng Scuddy. Mas pinili niya Scuddy kasi kanina nag-Lincoln siya baka survive siya. Hindi maganda yung first item Lincoln mo. Ganun. Ano pa galing?
character. Pero this time kasi needed talaga. Needed. Oo. Kasi nagugulat siya iba rider eh. Diba? Pero basher completed for Marcy. 25 minutes in. Pero mukha nag-Rosia na ata. Nag-Rosia na. Medyo may katagalan. Pero Xerxia, wala silang... may way ba sila para ma... ma-check? Parang wala eh, no? Wala. Kailangan nila mag-sod. Kung gusto nila, ano... Parang mabagal eh. Mahabutan ko kang Xerxia if ever. Ayun na, nice scan na. Ayun na, nice scan. Nice scan na. Alam na ng... ang hindi, ang importante, nakuha. DPC naman na si Primal Beast, pero that's gonna be the rush kill. Brought us by Vortex for an XPC upgrade. Go. Vortex. Yep. BKB, ngayon BKB na sa Ember. Yan na to, deep in stories na if ever mag-clash sila. Yes. Kanina kasi, nasa silence si Ember kaya namamatay eh. Diba? Hindi, wala siyang magawa masyado. Ang tagal pa muna silence si Tegis. 6 seconds ata yun. Haha. O 7 seconds, parang ganun. Yes. Yung sa ano niya, ang tawag dito. Blast off. Blast off. Tapos meron pang disarm. Doon sa kanyang... parang static. Yung static is... Wala hindi kasi nakita dito si Tegis, pero warded sa may bottom lane. Lag daw ba? Pero nakasol. Yun nga lang, medyo lag tal... Ah, okay na daw. Eh. Kanina lang, refresh na lang, refresh. Yan. Kanina, nagkaroon lang tayo ng slight lag error, pero buti nga at naging okay na. Pero, Batrider spots 1, wapakils na. Kahit support, ilaban na yan. Pinagpuboxing na nga dito ngayon itong si Jaja. That's red. Take it again. Onslaught in. Good lift. Hindi nga naging solid yung pagkasagasa. Pero red, tumagal pa. With the BKB and the beautiful sidekick. Makakahit siya dyan from the side. Primal Beast magiging biktima ng apat o onslaught ka ba? Nope. You are X to me, sabi ng spawn team. Mababurst sana yung Marcy. Kaso, lagi na-interrupt yung onslaught ni, ano, ni Primal Beast. Yun lang. Naku po. And guys, sa mga nakaka-experience pa po ng lag, try nyo pong i-refresh. Tapos, baka kasi nag-auto na yung resolution nyo. Diba? Gawa nung bumagal yung stream namin earlier. Refresh nyo lang po. Tapos, try nyo i-set to 1080p. Baka maging okay na ulit. Salamat, salamat po sa mga kuya, no, concerned mga viewers. Ano, mga banat ng computer shop dati. Restart. Ay, kuya, lag po ako sa PC number 7. Check nga natin. Kung ano may kinakalikot. Oo. Wala lang. Restart lang yan. Restart lang yan. Restart lang yan. So, ano? O kaya ano, patay mo na YouTube. Patay mo na YouTube. Uy, naku! Stolen Pulverize! Bossin talaga! Para kay Ember, walang galawan. Mamatay man dito ngayon itong si Dalulz. Lit na! Kasi nakadalawa, nakatatlo pa pala itong spawn team. Para sa tatlong hero, why not? Why not? Pero Bombi will get a double in the process. Umapak! Ay, umapak pa ata! Umapak lang sa ano, matinik na bulaklak. Oo. Inapakan ng makahiya, mga kaibigan. Pero, dalawa na lang natitira dito ngayon sa side ng Xerxia. 17 seconds yung pinakamaagang magsuspawn sa kanilang end. I think kaya naman, pero at this point, yung spawn, sobrang nakakatakot sila labanan. Mahirap. And, yun nga, parang laging gusto pumatay na Xerxia. Parang pinapoko lang sila nito ng spawn kanina pa eh. Binibit yung isang support. Magold sila, nandun na lahat yung kampi ng ano. Well, hindi natin masisisi yung Xerxia kasi akilis sa kill para sa kanila. Three ano na eh, parang pre-mill na eh. Pre-mill na yun, no? Ay, hindi nila alam. May mga drobo pala na sa likod dun. It's a trap. It's a trap. No, opo. Nakita, outplayed talaga, sabi ni Boss. Nakita ko itong build na ito, yung build ni MK. Kaya yun, yung build ni Savage. Military Savage. Yung Fury, BKB, Uggs, tapos Daedalus. Kasi kung ano yung damage mo, literal, kung ano yung damage mo, kung ano yung critical mo, yun yung damage nung Alipores. Yung nag, ano, ewan ko ano ba yung kambal. Hindi kasi illusion yan eh. Hindi ka illusion eh, ghost. Oh, yeah. Ghost kasi ano siya eh, ghost lang siya, hindi mo siya natitira eh. Tama, tama. Basta additional damage lang, good lift, boundless strike, mauhuli si tropa, into the ward, plus that beautiful flame break, repositioning Jaja, it's another kill for the side of spawn. And with minus one, hindi na naman po makakalaban yun ng Xerxia, nasa bugan pa, eto nga tropang
Dinosaur, Rupido needs to escape. There's gonna be the Greaves, but it won't help him survive. Sabay Lasso, one by one audition pala ang hanap ng Xerxia. Ano yun? Ano nangyayari sa Xerxia? Hindi ito yung Xerxia na nakita ko recently, ha? Nagpapapicture one by one, whole body. Whole body yung picture dito. Opo. Hindi, ang masabi lang natin, Spontane. Siguro, after a struggle early start ng mga tournament sila, eh ngayon medyo nare-redeem na nila yung sarili nila. Oo, ano? Nako po, Boss Gino, Boss Eros, hello, shoutout sa inyo, Boss Ivan, Boss Wilson, ayan. Pagpasensya nyo na kung bumagal stream natin earlier. Eh mukhang okay naman ah, gaya din ang sabi ng iba nating tropahan. Kung hindi pa po okay sa inyo, try to refresh lang. Thank you guys. Okay. Marcy? Abyssal, Daedalus for Monkey King, pero... Ano to? Smoke of the Seed or Smoke of the Pit? Smoke of the Pit to? Uy, Dalul! Spotting everyone! BKB agad mula kay Karma. Napakagandang usage naman. Pero Jigroy, ilalaban pa rin. Wapa kayo sa Boundless Recon doon. Kaso nasa loob ka noong Wukong's Command. Baka dyan pa pala. Ito naman BKB pinaggagamit na nila. And there's gonna be Red tries to find someone. Rupin is still alive. Pinulverize na itong si Marcy. Pero pinagsusuntok na naman sila dyan. And ito naman si Monkey King. Papalag naman ADG. Kaso, minus 2 na po dito yung spawn team. Pwede namang umisa pa, but without more playing, it's over. And I think Xerxia is done right here. No mana, good lift, tatalunan mga kaibigan. Another one bites the dust para sa Xerxia. Kinawayan pa, there's the beautiful searing chains. It's a double and a team wipe by spawn team. Win na lang ya, Boss Jules. Parang masabi ko yun eh, parang pinaka the best fights na mangyayari para sa Xerxia. Oo! Kumbaga kalat-kalat yung spawn, napatay ka din yung Tekis, which is good, yun talaga yung kanina pang annoying. Tama. Kaso isang mali ata nila na dumaban sila sa loob ng Wukong. Kahit sabihin mo may mga BKB kayo si eh. Si Morphling, no? Pumalag siya sa loob ng Wukong, pati si ano, Rupido. Wukong pa rin yun eh. And naku po, Daedalus na ngayon. Hindi lang yun, Sir Jules. Gaya na sabi mo, yung mga aswangin dito ni Jake Roy, kung anong damage ni Monkey King, yun din ang tama. Pero ayun na, hinatid! Nice delivery! Sabi dito ngayon ni Kuya mong Jake Roy, kay Bat Rider, and there's gonna be heroes falling down left and right. Xerxia, slowly falling apart sa game number 2. Slowly but surely, natatalo itong Xerxia. And si Jay, malamang wala. Malungkot. Malungkot si Jay. Kasi hindi tayo magka-game 3. Hindi pa naman tapos, pero... Malinis, malinaw ang dinadaanan ng spawn team sa ngayon. Tama nga yung pattern. 2-0, 2-0, 2-0. Pero teka lang, Sir Jules. Huwag ka daw munang matuwa, sabi ng Xerxia. One last try. Oh, Rush will be up ng 30 seconds. So, tingnan natin. Kung hintayin nila yan, mas maganda. At least, medyo magiging secure na talaga yung high ground dito ng ano. Ayan sa sabi, wasak daw ang parlay. Bobo siya pag tinatayan talong. Oh, asan daw si Ken? Si Ken po, Neo na po siya. Neon. Neo na po si Ken. Opo. Pero, malakas pa na lang ni Boss Jules. Wala na namang game 3. Wala. Guys, sabi ko nga sa inyo, Nagmumug ka ba ng ano, holy water? Hindi, ano ako. Pinagdasal ko eh. Ah, pinagdasal. Okay. Tsaka okay. Ano, ngayon ako si Jay muna. Pinatawas mo na? Ano kasi, demonyo si Jay eh. Naglalayo-layo muna ako sa kanya. Okay. Pag lagi ko kasama sa kasayin eh, nahaluan ako eh. Tama. Ang ano eh, kasalaman eh. Pero mga kaibigan, mabuti at nakapagpatawas na nga si Sir Jules. Ito, last. So, to, if ever matalo yung Xerxia rito. At huling last na. Huling last na. Huling last na to. Last GG na yung makikita natin. Pero kung manalo sila rito, yun na. Yun yung comeback nila. Kasi 23. Turning point na yun. Turning point. Kasi tama. 23K gold. And Rush will be up very soon. 36. Ang bilis. Ang swerte. Pero, yun nga. Make or break na tong clash na to. Morphling reveals himself. Do or die for Xerxia rito. Uy! 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 Da- Nani! Mamang Daya, dinaya yung sarili na paggamit na nga dito ngayon ng kanyang flaming lasso. It's a go time, sabi ng Xerxia. Merong na-lift.
Pero lalaban po ba sila? Tatalunin pa din naman ni Red itong si Jaja na kapagtago sa Glimmer. Pero Karma makikipag 1v1 with the Great One. Kaso G-Croy tumulong, dumayak pa mga kaibigan na kapag waveform out. Sabay kawala, Karma with the Boundless Strike. But still, he's being chased down. Pulverized right there by Rupido. Together with JG, through Sleight of Fist. Pero Dalul, tumagal pa ng bahagya. Kaso patay pa din siya sa kamay nitong si JG with the BKB. Boundless Strike though coming from Monkey King will be there. Not successful enough para makuha itong si Rupido. Pero that's a faulty play mula sa spawn. Possible pang mag-rush dito yung Xerxia. Kung tatapangan nila, they're complete as 5. 3v5 to ha? 3v5 pero nabubugaw yung Xerxia kasi wala nga naman na dito ngayong magigain sa tatlo. Kung sakali. Si Marcy feeling niya porque kaya niya, hindi niya kaya sa morph. Masyado siyang 1v1. Oh. Pangsoluhan lang pero Jaja. Nakita. Uy. Ayun lang, stolen ceiling chains. Ayun, nilong. Mamamatay ng ganyan. Nilalangisan pre. Nilalangisan. Ayun na. Sabay paid bolt sa mukha. So minus 1 ng Xerxia. Napasama pa sa kanila ngayon kasi pabuhay na yung dalawa. Lalaban ng apat ng Xerxia ngayon. No choice. No kung choice. Ibibigay nila yung Roshan dito. Boss Jules, may pag-asa pa public TNC si boss. Naku boss, labas tayo dyan kasi org yun eh. Alam ko naglabas naman nata ng stage. Statement. Oh. Yung pinaka-head mismo or CEO ng TNC na pahingam muna. Or kung bubuo ba sila or kung what. Kung bubuo sila or what. So, mas maganda kung wait na lang tayo sa mga announcement kasi may din tayo magbida-bida. Tsaka so far, wala naman eh. Kumbaga, wala pa silang mahuhugot. Wala talaga. Hindi, wala talaga. Tsaka, mahirap, yung mga tips, eh. Mahirap din nga magsalita. Tama, tama. Mamaya, magalit yung TNC sa ating bigla na ba tayo nag-decide na? Oo. Oh. Di ba? Kasi mamaya kumakalat. Nanakaw. Ay, walang mananakaw kasi na may tali. Ayan, wala kang ilo. Paktay ka diha. And that's gonna be JG deleted. 70 seconds gone. Itong si Ember Spirit. Nakupo. That Roshan kill guys. Brought us by Vortex. Kalahin mo yun. Nakaw. Si Ember pa rin nanakaw. No, pa rin nanakaw, pare. Gustong mag, ano, agawin ni JG. Which is, mag-great okay. Idea. Oo, pero wala siyang, wala siyang vibe up. Yun ang bad idea. Bad idea, pare. Kung baga, nagigets ko yung risk na high risk, high reward na agay may Aegis. Pero at the same time, kahit paano, kailangan may backup plan ka naman na. Kailangan may buyback ka, diba? Oh! MK? Oh, the hex! Bakit? Oh, no! Teka lang. Gusto may pulverize dito ngayon ni Rupin na si G-Croy. But BKB will be right there. Napuwersa si na lalaban dito ngayon itong si Marcy. Xerxia's Morphling tries to go in. Pero inside the Wongs command, papalag sila dyan. Kita mo si Karma, pinagpapalo ng batuta. Nasa gasaan ni Dalul. Ngingiti na lang si Morphling. That's gonna be Morphling dead. Pero may buyback pa siya. Pwede pa lumaban dito ngayon yung tropahan. Pero Flame Break will be right there. Boundless Strike will be off the mark. Dito mama. Parang okay. Messi ha. Kung tutusin, sobrang Messi nung spawn. Spawn, medyo oh. Kumaga, pero namamalich pa rin nila pumatay. Pero yun nga, yes. Kung titingnan mo mabuti, ang Messi hindi tumatama yung Boundless. Yung Marcy, tumalun siya, tinamahan siya ng crown. Yes. Hindi na siya gumalaw. Uy, Mamang Daya. Teka lang, napumikay. Oh, it's a trap! Walang. And that's gonna be the Primal Beast. Gone already. May vibe ako si Primal Beast? Check natin. Wala. No, kulang ng 1K, pautang muna, Mars. Pautang muna, Mars. Balik na lang sa katapusan. And mukhang katapusan ng mundo. Grabe, MK. Patience, oh. Patience para sa creep kasi meron siyang stock eh. Oh. Para mag-live steal ulit. Okay. Tingnan natin. So, ang alawing na ginagawa ng ano rin na Xerxia eh. Oh. Ganyan oh, pinupok lang siya. Boundless Strike? Ay, naku! Hindi niya natagil yung Boundless. Okay. Dodge and damage is still alive though. Tinatsaga nilang makuha yung rack sa may top lane. Wala na rin naman 40. Wala lang 40. Pabuhay naman na dito itong si Primal Beast. Could be good for the side of Xerxia. This could be their turning yun. Point. Pero pause. From MK. Sorry. Sec. Wait, headset lang headset daw. Headset daw. Trigger Xerxia, Betlords. Call nyo na, tanggap ko na. Tanggap na. Tinanggap na. Tuluyon. Bawal sabihin, nagbumura. Yeah, DPC yeah. Game to, hindi worth mag-throw. Talong lang talaga. Tama. Hindi, tama naman sinabi niya. Kung sinasabi niyo na throw, hindi po throw hindi game po throw, ito. Kasi DPC to eh. DPC kung to, BTS, medyo
Yes. Yun, yun. Baka pwede pang ano, pwede pa tayong magsuspecha. Pwede tayong magsuspecha. Oo, pero kasi ito, high at stake. Mm-mm. Since DPC yung pinag-uusapan natin. And, ito, malakas lang talaga yung spawn bam, din eh. Ano lang talaga, on para lang yung spawn. Outplayed. Outplayed. Medyo outplayed ng masyado. Yun lang may nakikita natin so far dito sa game. 40 minutes in, 45 and 220 yung ating scoreline favor sinusulit, spawn. Sinusulit nila Aegis or naghihintay lang sila mag-cooldown ng mga spawn? Inihintay lang nila yung mga creeps para magkaroon lang siya ng buhay. Sticky bomb right there. Dekroy. Lumives silang bahagya. They're just the Aegis waiting. There's the Aegis. Primal Beast about to die. He's gone. Sabay punta dun sa dulo ng batuta. Patay pa si JG. Double kill for Dekroy. That's gonna be the Rax gone. And na-hex. Tulog. Pulverize. GG. Tinawag na dito ni tropang Xerxia. And that is Spawn Team with a beautiful performance. Especially for NK. Si Karo mo nakita mo. Talaga na ganito camera. Na bad trip. Nakita mo? Ginanong na kita yun, no? Nakababa. Tinaob niya agad yung camera and not looking good para sa ating mga Kapinoy na teams dahil dito sa DPC Division 2. Siyempre tayo hoping na manalo sana sila at mapunta sa Division 1. Pero yun na nga, guys. Masyado lang outplayed. And para sa akin siguro, kahit sobrang may... Isin mo, messy na nga ng the way magbitaw ng skill nung... Spoon, oh. So, ibig sabihin, mas messy. Mas messy lang yung maglaro ng... Yung playstyle ng Xerxia doon sa game na yon. But, you can't blame them, guys. Baka, you know, alam nyo yun, na bumaba na yung moral nila pagkatalo nila sa game, number one. Ba, di ano sila kasi, nakapag-reset. Anong nangyari kasi siguro, iniisip nila na parang, hindi ito dapat tayo matalong game no more, pero, alam mo yun. Oo, nalugmok sila. Mm-hmm. Lalo pa dito. Lalo pa dito kasi, yung game number two, supposed to be sila yung lamang dahil sa draft nila. Diba? Even